Ang mga kababaihan sa kabuuan ng kasaysayan ay lumaban para magkaroon ng rights na magsuot ng pantalon. Pero ang kausuhang ito ay hindi pa naging epektibo hanggang sa gitna ng 20th century. Siyempre, mga kalalakihan ay nagsusuot na ng pantalon noon pa kasi nga magiging controversial pag hindi sila nagsuot ng pantalon. Sa panahon ngayon, ang pants ay naging staple ng menswear. Sa katunayan, natatake for granted natin ang mga ito. Noong unang panahon sa ancient Rome, ang pagsusuot ng pantalon ay kinukonsiderang mali. Kung ang mga lalaki ay hindi nagsusuot ng pantalon sa ancient Rome, kung ganun pala, anong kanilang sinusuot? Ang fashion sa Roma ay para sa parehas na kasarian. Ito ay ang letter T. Hindi, T na iniisip mo ha. T stands for tunics at togas. Ang tunic ay casual at ang toga naman ay sinusuot para sa mga fancy na okasyon. Noong peak ng Roman Empire, ito ay may lawak ng 2 million square miles. Sa loob ng malawak na teritoryo na ito, iba't ibang kultura at ang mga ito ay may kanya-kanyang estilo ng pananamit. Ito ang Roman point of view ng mga kinolonized na tao, kung saan ang Roman Empire ay halos palaging nakikipaglaban, lagi silang nananakop. Kaya naman ang iba mga Roman men ay kinukonsidera ang mga breeches na ito na parang hindi kaaya-aya. Noong 50 before Common Era, ang mga Roman armies na pinapangunahan ni Julius Caesar ay sinakop ang Gaul o ang modern day France natin ngayon. Habang nakikipaglaban sa Gaul, si Caesar ay na-encounter ang mga native people na kinukonsidera niyang uncivilized. At alam niyo ba kung ano ang kanilang suot? Well, you guess it, pantalon, kung saan gawa naman ito sa mga animal skins. Ganito rin ang pangyayari sa mga Germanic people na nakasagupa ang mga Romano nang sakupin nila ang Europa. Marami sa kanila ang tinatawag namang barbarians. Ang sikat na Roman poet na may pangalang Ovid ay naalala ang isang grupo ng tao na nakita niya sa Romanya kamukha ng parehas ng kanilang suot, kasama na ang trousers. Ayon nga sa kanya, "The people, even when they are not dangerous, were odious, clothed in skins and trousers with only their faces visible." Sa panahon na yun, ang trousers o pants ay sinasama sa pagrepresent ng kaibahan sa mga taong nasakop ng Roma at patuloy nila itong nilalabanan para magpatuloy ang kanilang kontrol sa mga ito. Ang Berkeley historian si Susan L. ay nagsabing, "Good orators were using rhetoric in rather sophisticated way. They were picturing foreign tribes in the way that mostly suited their needs, from fierce aggressors to backward folks, and they were relying on visual imageries to make sure that barbarian otherness would stand out." Kumbaga, sinasabi ng historian na ito na ang mga Roman ay pinipicture o inilalarawan ng mga lumalaban sa kanila na kakaiba at halos barbarian. Isa na nga dito ang pagsusuot ng pantalon. Noong 100 Common Era, ayon sa Roman historian si Publius Cornelius Tacitus, ang pagsusuot ng pantalon ay tinitingnan pa rin bilang kakaiba kasama nitong pagligo sa ilog at ang mga ponytail. Sa parehas na panahong yun, kahit pa ang mga sundalong Romano ay nagsimula na magsuot ng mga trouser na tinatawag namang barakay. Ang common trousers ay gawa sa wool at pinagkabit-kabit ng mga drawstring at mas maganda isuot sa malamig na klima kung saan ang mga Roman armies ay nakikipaglaban ng mas madalas, lalo na sa northern at northwestern Europe. Ang pants-like attire na ito ay naging mas common sa mga rank ng mga Roman soldiers. Ito rin ay nabuo sa general population. Para mapigilan ang trend na ito, ang mga lalaki ay hindi pinapayagan na magsuot ng pantalon. Ito ay utos ng Roman emperors. At noong panahon na iyon, dalawa sila. Noong taong 400, ang Roman Empire na sila Honorius at Arcadius ay nag-issue ng decree na nagsasabing walang tao ang dapat payagan ng kanilang sarili na magsuot ng pantalon o ng boots. At ang makikita magsusot nito ay pagpapalayas ang aabutin. Pero ayon naman sa historian si Susan Elm, ang ban ay hindi lamang dahil sa pantalon pero mas mayroon itong kinalaman sa pagsusuot ng trousers na pinapayagan lamang sa mga militar. Gayunpaman, ang Roman culture ay nagbabago. Kagaya nga ng bell bottoms noong 1960s at skinny jeans noong 2000s, ang pants fashion ay nagsimula ng umangat. Hindi nagtagal matapos ang decree ng Roman emperors na sina Honorius at Arcadius noong 500 Common Era, ang Roma ay nasakop ng mga barbarian na nakasuot ng mga pantalon o ito nga mga Germanic tribes, katulad ng Visigoths na hawak naman ni King Alaric at tinatawag ng mga Romano bilang mga barbarians nga. At dahil doon, ang pagsusuot ng pantalon ay naging less na tabu na. Ang trousers ay sinusuot na lamang sa natitirang Roman court sa Constantinople.
At sa transitional period na ito, si Professor Kelly Olson ay isinulat ang kanyang libro Ang Masculinity at Dress sa Roman Antiquity na noong 6th century, ang Roman opinion sa pantalon ay talagang nagbago. Ang long sleeves, fitting tunics at pantalon ay naging common na sa court ng mga Roman emperor. Sinabi rin ni Olson, kung malapit ka sa emperor, ito ang iyong isusuot. At ang mga modernong scholar ay hindi pa rin may paliwanag ang tumpak na rason kung bakit ito nangyari.